alam isang pagpa-blessing o pagpapala para galing sa Panginoon nang tayo gamitin niya. Dahil tingin sa pagkakataon ito na tayo nagaya ng kanyang mga salita. Minsan naisip ko kung parang pagkakaiba ng pagtayo natin doon sa ulihan at pagtayo dito sa unahan. Kung titignan naman natin, halos pareha naman dahil pareha tayo naglilingkod sa Panginoon. Sa mata ng Panginoon ay pareho ito. Nasa ulihan man tayo o nasa likod, tumatanggap man tayo ng bisita o narito sa harap, ay parehas lang sa mata ng Panginoon. Pero binapasin ako may pagkakaiba. Nung pagtayo ko dito, binapasin ako pagkakaiba. At alam ko yun, narandaman rin ito ng pagkakaiba na tumatayo sa unahan dito. Pagkakaiba po ay mas malakas yung nervyos pagka narito po sa unahan. Kasi dun sa nahulihan, kasi malimit po ako nakatayo dun sa ulihan pagka sa Friday at saka Sunday, misa nasa ulihan po. Pero pag dito sa unahan, mas malakas pala yun talaga yung nervyos. Pero ganun pa man, dahil ito ang kalooban ng Diyos, ang Diyos ang may gusto nito sa atin na kinakala natin siyang sundin. Ito yung kanyang kalooban. Kung saan man tayo sabihin ng Diyos na pumunta, kinakailangan gawin natin. At tama-tama, ito yung team natin sa buwan na ito, sa July, ang seryosong kahalagahan ng pagsunod. Kaya tama-tama, serious cause of discipleship. Seryosong kahalagahan ng pagsunod. Kaya, ano masabihin nyo sa atin, kinakailangan natin sundin dahil ito'y pagkaseryoso. Alam nyo ba na ang mismo ang ating Panginoon Jesus ang nagpakita ng halimbawa nito, yung pagiging seryoso ng pagsunod. Alam natin na ang ating Panginoon Jesucristo ay siyang Diyos na gumabatid sa lupa. Siyang Diyos na siyang nakapangyarihan sa lahat. Pero bakit pa siya nagganda ng tagasunod? At ito nga naging seryoso. Kung mapasin po natin yung unang alagad niya, unang apat na alagad, mismong siya ang pangkumuha nito sa apat na alagad. Magkapatid na si Simon Pedro at si Andres at si Juan at si Santiago. Mismong ating Panginoon Jesucristo ang siyang kumuha dito. Kung matatanda po natin ang istorya nito, ay ibabalikan ko yung istorya. Naglalakad ang ating Panginoon Jesucristo sa dagat ng Galilea nang makita niya ang dalawang magkapatid na si Simon na tinatawag na Pedro at si Andres nga nangangisda. Ito yung kanilang trabaho ang pangisda. Ngunit nakita ito natin ganun siya Kristo at tinawag. Sabi niya, halikayo! Sumunod kayo sa ulihan ko at gagawin ko kayong mamalakay ng mga tao. Yun. Ganun lang sinabi natin ganun siya Kristo at alam niyo ba ang laging tugon ng dalawang kapatid nito? Iniwan niya ang lambat at sumunod sa kanya. Misan, isipin ko bakit hindi man lang sila nagdalang isip. Hindi man lang sinabi ni Andres, Kuya, susunod ba tayo? Tinawag lang tayo bigla, pero susunod ba tayo? O kaya sabihin ni Pedro na, magsasabi muna sa asawa ko bago tayo sa pumunta doon. Pero hindi, talagang diretso siya. At di lang yun, sa damo ko ron, tinawag din ni ng ating Panginoong Kristo ang dalawang magkapatid na si Santiago at si Juan. Nakasama niya kanyang tatay na si Zebedeo at siya pang kasama sa trabaho. At ganoon din ang sinabi sa kanya, na gagawin din siyang mamalakayan ng mga tao. At nakita rin natin ang reaksyon ng mga kapatid, daglian din siyang sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. Ang kagandahan lang nito, yung mga kapatid, kasama nila kanyang tatay. Kaya hindi na sila mahirapang magpaalam sa kanilang nanay na kasama sila doon. Naging maganda yung nung mga kapatid si Santiago at saka si Juan. Pero akala nyo ba nakita ko dito kung paano yung authority ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi natin nakita na nakiusap siya na pwede bang sumama kayo at gagawin yung mamalakay ng tao. Nakita natin yung authority niya na sinabi lang na aligoy at gagawin ko yung mamalakay ng mga tao. Nakikita ko rin na talagang napalakas ang boses natin Panginoon Jesucristo. Kasi malayo rin yun eh. At saka nalaman ni Pedro at ni Juan na sila tinatawag dahil sa lakas ng boses natin Panginoon Jesucristo. Pero ang nais ko dalhin sa inyo yung reaksyon ng dalawang magkapatid. Yung apat na unang alaga natin sa Kristo, na sina Juan at sina Santiago. Kung paano sila sumunod sa Panginoon. Nakita natin yung kanilang paniniwala sa ating Panginoon sa Kristo. At yung kanilang pagkakilala sa ating Panginoon sa Kristo. Kaya tama-tama sa team natin na seryosong, serious cause of discipleship. Yung seryosong kahalagahan ng pagsunod. Kaya ito yung nais madalhin ko sa inyo. Yung reaction na ginawa ng magkakapatid nito. Yung kanilang pagsunod. Kaya, ang nasipundan sa inyo, yung paniniwala na ginawa nila.
At ang text natin ngayon sa gabi ito ay isang familiar na verse na text natin ginagamit sa pang-araw-araw. At alam ko na memorize ako natin ito. Ito yung mga sinulat ni Haring Solomon, yung kanyang mga kawikaan. Sa Kawikaan, Kapitulo 3, talatang 5 hanggang 6. Ito yung kanilang mga sinulat ni Haring Solomon. Inayon ko pang-bautisan na tayo ito ngayon at ating pong basahin ilang pagkano po sa kanyang mga salita. Kawikaan 3, verse 5 to 6. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga paglakad at kanya ituturo ang iyong mga landas. Okay, tayo kayo manalangin. Manang Diyos na mga pangyarihan sa lahat sa gabi nito ay sama-sama po kami na yung mga anak na narito sa harapan. Nagpupuri po kami at nagtataas ng inig kung siya kataas ng naman. At sa pag-ihawdan ito ay hindi ay niloob mo na kami ay makarimig yung mga salita. At sa pagkano ito ay isang paalala sa amin at dapat namin gawin. At kung paano nakita namin yung halimbawa na yung mga unang lingkod ay ganoon din naman yung halimbawa. Maging gawin namin ng Diyos sa mga salitang aming pag-aaralan ito na may ito ay patuloy naman sa puso namin at patuloy po yun ay mapamuhay at magamit sa araw-araw, Panginoon, bilang aming patuloy na pagsamba sa inyo. Ito po ang dalangin sa matamis na pangalan ng Jesus. Amen. Tayo po yung mga sipo. At yung po yung isang papala ng Panginoon sa atin na tayo makarin ng mga salita. Atin pong CIT, o yung Central Day of the Text, ay tinuturo sa atin ng manunulat si Haring Solomon na sa Diyos lamang po tayo magtiwala at ipamuhin natin ang ating pagkakilala sa Kanya bilang ating gabay sa matuwid na landas po ng ating buhay. At ang ating purpose of the sermon po ay matutunan natin ang kahalagahan ng buong pusong pagtitiwala sa Diyos at pagsunod sa Kanyang mga salita. At ang central din po ng ating sermon ay ugali na dapat makita sa ating pamumuhay. Ano na ba ito mga ugali na dapat makita sa atin bilang mabuting tagasunod na ating Panginoong Kristo, ating Panginoong Jesus. At may dalawang puntos po akong nais ibahagi sa inyo. Una, mamuhay na may pagtitiwala sa Diyos. Yan po ang unang puntos na ating kung nais ko madaling sa inyo. Ang mamuhay na may pagtitiwala sa Diyos. Sa verse 5 po ay tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kung makikita po natin, ay sinabi na tumiwala tayo sa Panginoon ng buong puso mo. Naandun na talaga yung pagtitiwala natin. Pero bidinugtong pa na huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Ano sabihin nito? Ismin, tayo bilang mga Kristiyano, bilang tagasunod natin ng Jesus Kristo, naandun yung ating pagtitiwala sa Diyos. At nararamdaman natin ito talaga, buong puso tayo nagtitiwala sa Kanya. Pero deep in my heart, o sa puso natin, eh nandun din yung ating pagtitiwala sa ating sarili. Hindi mo natin ikailan, pero nandun din yung ating pagtitiwala. Kaya ito nga yung paalala sa atin na buong puso tayo magtiwala at huwag kang manalig sa yung sarili ko naman. Dapat talagang solid sa Panginoon ang ating pagtitiwala. Ngayon, ano ba yung pagtitiwala? Ano ba ibig sabihin nito? Ang pagtitiwala ito isang pangako o pagkasa isa sa pangako na ito ay magkakaroon ng katuparan. Ito yung pagtitiwala. At ito yung pananalig na hindi tayo pababayaan. Yun yung pagtitiwala natin. Kaya sa talata nating binasa ay makikita natin na tayo ay dapat magtiwala sa Diyos. At hindi lang pagtitiwala kundi ng buong puso. Ngunit, nabanggit ko kanila at nasabi niya na huwag tayong manalig sa iyo ang sariling kaunawaan. Ngunit, kanina nabanggit ko na anong kalimitan naman natin ginagawa? Tayo ay nagtitiwala sa Diyos. Ngunit, kasabay nito, nagtitiwala rin tayo sa ating sarili. Sa ating sariling kaunawaan. Isang halimbawa nito ng pagtitiwala ng buong puso ay makikita natin sa mga unang lingkod ng Diyos. Unang panahon, unang tipan, makikita natin ang mga tao doon kung paano nagtiwala siya. Makikita natin isang halimbawa nito si Abraham, na late at ginawa siyang Abraham dahil sa kanyang pagtitiwala sa Panginoon ng buong puso.
Natagpuan natin ito sa Genesis chapter 12. Nandiyan yung kasaysayan ba paano buong puso nagtiwala si Abraham. Alam niyo ba na siya ay nasa isang magandang lugar at sa pagkakataon yun, pinalipat pa siya ng Diyos na lumipat sa isang lugar na ipinangako sa kanya. Hindi lang siya lilipat, kundi ang kanyang asawa at ang kanyang kamag-anak, lahat na ang kanya doon sa lugar na tinitira niya maging ang mga hayop. Sabi niya, nandun na siya at masaya na siya doon, pero sinabi ng Diyos na lumipat ka sa isang lugar na bibigay ko sa iyo, na hindi niya alam kung saan sila pupunta. Pero ano ginawa ni Abraham? Hindi siya nag-complain na umalis na lumipat. Nalala ko minsan nung lilipat tayo, maglilipat tayo ng lugar sa isang plan, na alam natin kung saan tayo siya pupunta. Pero pag narandaman natin maglilipat tayo, nandun na yung pagod, marandaman natin yung hirap sa paglilipat. Dahil panibago na namang drill, panibago ang gagawin natin, panibago pa rin kasama, nandoon yung hirap. Pero di si Abraham, hindi siya nag-complain. Ang ginawa niya ay ang pagtitiwala sa Diyos. Kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang kagandahan doon, nagtiwala siya na hindi siya pawagayaan ng Diyos. Nandun yung pagtitiwala niya na ang buong puso. Hindi siya nanalig sa niyang sariling kaluluwaan. Hindi siya nag-isipan na ano ang gagawin niya, kundi nandun yung kanyang buong puso ng pagtitiwala. So, bago tipan makintindi natin ang pagtitiwala ng isang tao ng buong puso sa Diyos. Ito yung kasasayan na pinakita sa atin ni Maria na ina natin kay Kristo. Sa Lucas, makikita po natin kasasayan ito kung paano si Maria ay magdadalang tao. Na siya ay malapit na ikasal ang mga pangasawa niya si Jose, na nandun na yung kanilang pag-iisang dibdib, ngunit nilipit na siya ng hell na siya ay magdadalang tao at ipanganak natin yung ating kanilang Kristo at dililiman siya ng banal na Espiritu. Bagay na pinaniwalaan ni Maria. At kung titingnan natin sa panahon ngayon, at kahit din sa panahon nung araw na yun, na kung ikaw ay magdadalang tao at malapit ka na yung kasal sa lalaki, alam mo na ihiwalayin ka niya pag nalaman niya na ganito nangyari sa'yo. At ganun yan nangyari. Dahil nung malaman niyo siya, talagang ihiwalayin siya ni Maria. Pero nakita natin kung paano yung pagtitiwala ni Maria sa Diyos. Na kahit ganun mangyayari sa kanya, ay buong po siyang nagtiwala na hindi siya babayaan ng Diyos, na magiging maayos at maganda kaalabasan ito. At nakita natin ang pangyayari, naging maayos at maganda dahil sa kanyang pagtitiwala. Tayo bilang mga Kristiyano, o taga-sunod natin kay Jesus Kristo, ay buong puso dapat tayo magtiwala sa Diyos. Kaya po ng halimbawa na pinakita sa atin ng mga unang lingkod ng Diyos. Pinakita sa atin ang unang lingkod na dapat makita ito sa ating pamumuhay. Pinaka-importante. Yung ating pagtitiwala sa Diyos na ando sa ating puso, ngunit ang pinaka-importante nito ay dapat makita ito sa ating pamumuhay. Kaya, pamuhay ng pagtitiwala sa Diyos. Bago ba't naando niya yung ating pagtitiwala, talaga naando niya yung pagtitiwala natin sa Diyos. Ngunit naando din talaga lagi yung pananalig sa ating sarili na hindi nawawala. O sa ating sariling kanuan, bagay na hindi dapat. Alam niyo ba na ating buong pagtitiwala sa Diyos, yung buong pananalig natin sa Kanya, ng buong puso, ito ay bahagi ng ating pagsamba sa Kanya. Kaya dapat natin ito natin gawin. Tingnan po natin sa Mateo, Kapitulo 6, at 24. Sabi ko, sino ba hindi makapaglingkod sa dalawang Panginoon? Sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang kaluwa. At okay, magtatapas siya sa isa at pawalang halaga ang kaluwa. Hindi tayo makapaglingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Pinakalangaan doon ang buong puso ng pagtitiwala natin sa Diyos. Magtiwala tayo sa Panginoon ng buong puso. Ang mga kayamanan at ang mga bagay na ating tinatangkilig o mataas ang posisyon sa ating buhay na binibigyan natin ng malaking pansin. Ang mga bagay nito ang nagbibigay sa atin ng pagtitiwala sa ating sarili. Tasa rin for one, sa mga bagay na tinatanggilip natin. Ang pagtitiwala sa Diyos ay hindi ang pagtaya natin sa sweepstakes. Nalala ko ito yung mga kwento ng araw na minsan talagang sa pananalig mo sa Diyos, bibili ka na isang raffle o sweepstakes at ito yung papanalangin mo sa Diyos na sana manalo po ako nito.
Hindi naman natin ginagawa siguro ito, pero ito yung nakakita ko na sa Pilipinas. Na dahil kagusto nilang magka, pero gumandang buhay, bibili na raffle draw o ng mga raffle o tataya sa loto o sushitik, at kasabihin nito yung kanilang panalangin sa Diyos na sana ang number nito ay lumabas at tumama. Maganda kasi naandun yung pananalig niya sa Diyos, naandun yung kanyang paniniwala na sana ay ibigay ng Diyos. Ang pagkitiwala sa Diyos ay hindi ang pagtaya natin dito, ang pagbili ng mga bagay na ito. Misan nga dito sa Dubai, nangyari din ito, na sa kapulso natin talaga na manalo, misan kahit sa opisina rin, sa pagbipupunta ng duty free, pagbibili ng ticket, nakikihati minsan na sige, bumili ng ticket na hati. Kasi mas mahal ang ticket kasi. Pero pagka habang namahal ang ticket, umuunti yung mga kasali. Kaya may chance na manalo. Ang iba na naghahati-hati para lang makabili ng ticket at nandun yung pag-asili na maaaring manalo. May mga pagkakataon din, kung alam niyo yung pyramid scam. Napakaganda yung mga paliwanag nila. Isa nung bago akong dating dito, napakaganda yung paliwanag sa amin. At isa kong kasama nga eh, bumili. O yung pagka bumili ka at binenta ng iba, at binenta rin, hanggang sa nagsanga, badang huli, tatanggap na lang tatanggap ng pera. Yung mga iba tumatanggap na, yun ang sabi nila. Tumatanggap na rin sila dahil yun. Kaya ikaw naman siguro tatanggap ka rin. Kaya sa ganda ng paliwanag, bumili ka rin. At inaasahan mo na tatanggap ka rin ang pera sa pagka naibenta rin na iba. Pero wala naman ako nabalita sa kasama ko na tumanggap ng pera. Sabihin, hindi nila naabot yung kagustuhan o mga nauna. Bali mga nauna. Pero hindi rin maganda dahil naandun yung kanilang pagkitiwala sa rin. Ang pagkitiwala yung pananalig natin na ang Diyos ang magpuprovide natin ang pangailangan. Yan dapat ang maging pagkitiwala natin. Ito yung ang kalooban. Pagtiwala tayo na hindi na tayo pababayaan. Yan ang pinamahalaga. Ang pagkitiwala ay hindi ang pag-asa natin na gagawin ng Diyos ang ating mga kagustuhan. Tandaan po natin, ang pagkitiwala ay hindi yung pag-asa natin na bibigyan ng Diyos ang ating mga kagustuhan. Hindi dapat yun natin pagkitiwala. Kundi magtiwala tayo na ang Diyos ang magbibigay ng ating mga pangailangan. Yan po ang pinaka-importante. Ulitin ko, ang pagkitiwala hindi yung pag-asa natin na bibigyan ng Diyos kung yung ating mga kagustuhan. Kundi dapat na yun yung pagkitiwala natin na ibibigay ng Diyos yung ating mga pangailangan. Magkabi po yung pagkagustuhan at pangailangan. Ang Diyos ay laging nakatuon, nakatingin sa ating mga pangailangan. Kaya din dapat tayo mawala ng pag-asa dahil laging naandun ang Diyos sa atin. Kaya dapat lagi tayong magtiwala ng buong puso na hindi niya tayo pabayaran. Alam ko na bawat isa atin ay nagtiwala sa Diyos. Nakikita ko naman yung mga mata na ang dahilan kaya tayo narito. Kaya tayo sumasamba sa Diyos ay naandun yung ating pagkitiwala. Tayo ay naligtas ng tagapin natin si Jesus bilang Diyos atin tayo pagliligtas. At yan nagsimula yung ating pagkitiwala ng buong puso sa Kanya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo naligtas at hindi dahil sa ating sariling kakayahan o sa ating sariling kaunawaan. Kundi ito'y dahil sa Diyos. Ito ang nagbigay sa atin. Dahil sa Kanyang pag-ibig sa atin. Sa Ephesians, sabi ko yun, sulat niya po sa Pablo sa taga-Episo, sabi niya, sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa magitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili, kundi kalooban ng Diyos. Sa ating pagkitiwala ng buong puso, sa Diyos ang tanggapin ng Kanyang bugtunan na bilang ating Panginoon at tagapagligtas, tayo po ay naligtas. Kaya sa magitan nito, dapat po natin ipamuhay ang mga bagay na binigay sa atin ng Diyos. Patuloy po tayong magtiwala sa Kanya ng buong puso. At dahil kilala natin siya bilang Diyos at ating tagapagligtas, dapat natin ipamuhay. At yung ating pong ikulang puntos, pero pamuhay tayo na may pagkakilala sa Diyos, papagsunod sa Kanyang mga salita. Mamuhay na may pagkakilala sa Diyos o pagsunod sa Kanyang mga salita. Sa verse 6, makikita po natin, kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga paglakad at Kanyang ituturo ang iyong landas.
sa lahat po ng mga bagay na ating gagawin, ay dapat nandun yung paghingi natin ng gabay sa Diyos. Sa lahat ng mga plano o nais natin gawin, ay laging dapat nandun yung ating dalangin sa Diyos. At pagmumuling muli ng kanyang mga salita. Ang isang karpintero po, ang karpintero, gano'n man siya kahusay, ay hindi siya makagawa na isang magandang bahay, kundi siya titingin sa ginawa na isang arkitekto. Plano galing sa isang mahuhusay na arkitekto, ay makagawa na isang magandang bahay. Ang Diyos ang arkitekto po ng ating buhay. Siya ang may plano sa atin. At ang ganda nito, tayo ay kasama sa kanyang plano ito. Kasama po tayo. Sa Lumantipan, nais ko muli magbigyan na isang story galing sa Lumantipan. Si Nonong Lue, sa kanyang kapanahonan, noong kanyang kabataan, na hindi naman siya isang karpintero. Pero nakagawa siya ng isang malaking daong at kumpleto sa detalye. At ang Panginoon, at ang Diyos ang nagbigay ng detalye ito sa kanya. Siya ang naging arkitekto. Hindi siya nagbigay ng plano sa magitan ng papel, ngunit sa magitan ng mga salita. Dahil pa na ngayon ay masyado nang masama yung mga tao. At dahil doon ay ginusto ng Diyos na lipunin ang mga ito dahil sa kanilang kasamahan. Pero nandun si Jose na, si Noe, na matuwid, nakilala niya ang Diyos, na lumalakad siya na matuwid sa Diyos. Kaya, ginamit ng Diyos si Noe, na ginawa siya, pinagawa siya ng isang daon, na kanyang gawin niya ito upang makapasok doon, mga maligtas. Ginawa ni Jose ito, ginawa ni Noe, at buong detalye na itong ginawa sa magitan ng pagtuturan niya sa kanya. Ibig sabihin, sinunod ni Noe ang utos ng Diyos. Kilala niya kung ano ang pinagawa ng Diyos sa kanya. Na doon yung pagkilala niya sa Diyos, kaya nagawa niya mga bagay nito. At nang magbigay ng malakas na ulan, ang Diyos, nagbigay ng malakas na ulan ng Diyos na panahon na yun, ang lahat ng mga nakasakay sa daong naligtas. Ang pamilya ni Noe at ang mga hayop na kanilang dila ito ay naligtas. Ang lahat naman nakakilala sa Diyos, ang lahat naman kumilala sa Kanya ay naligtas. At ito yung pamilya ni Noe. Isa pa, nanas kong dalhin sa inyo yung kasaysayan din ni Jose. Isa sa paborito kong tao itong si Jose dahil nakikita natin kung paano niya lumakad, kung paano niya talagang kinilala ang Diyos sa kanilang paggawa o sa kanilang pamuhay. Si Jose na isa sa anak ni Jacob, na dahil sa ingit ng kanyang mga kapatid ay pinagbili sa Ehipto. Matanda na story, makita po natin sa Genesis chapter 39. Kung makita na po natin ay binenta siya sa isang lugar, sa Ehipto, ng kanyang mga kapatid. Ngunit hindi naging masama ito para kay Jose. Bagamat nakabuti pa ito. Kung makita natin yung pagkapatuloy ng kasaysayan, makita natin na si Jose ay naging isang punong tagapamahala ng isang bahay. Naging parang isang katiwala ng isang bahay. Ngunit maraming mga pagsubok na dumating kay Jose. Kung makikita natin ay nandun niya akitin siya ng asawa ni Potiphar na siya may-ari ng bahay. Na araw-araw lagi siyang inaakit. Ngunit dahil kilala ni Jose ang Diyos, dahil lumalakad siya sa kagustuhan ng Diyos, nandun niya kanyang pagkakilala. Kaya hindi siya nagawang maakit ng asawa ni Potiphar. Kaya dahil hindi niya nagawa ng asawa ni Potiphar ito, ay gumawa na siya ng paraan para mapasama ito si Jose. Kaya kumakita natin ang istorya ay nandun na siya ay pinakulong dahil napagbintangan na hindi niya maginawa, pero ginawa ni asawa ni Potiphar na siya ay gusto niyang halayin. Kaya siya ay nakulong si Jose. Pero hindi naging dahilan yung para hindi siya mawala sa Diyos. Nandun pa rin yung kanyang pagkailala sa Diyos at pagsunod sa kanya. Kumakita natin yung istorya, pagdating niya doon sa kulungan, ay nandun pa rin yung magandang bagay na ginawa niya at pagkakilala sa Diyos. Kaya kung tutuloy-tuloy natin yung istorya, nakikita natin na nandun yung pagkilala niya sa Diyos. Mula sa pagbenta sa kanya sa Ehipto, sa pagiging tagapamahala ng bahay,
hanggang siya ay naging tagapamahala ng halos kalahati ng bansa ng Egypto. Halos pangalawa na siya sa pinakamataas na natawag doon sa Egypto ng paano. Halos pangalawa na siya, si Jose. Pero dahil kahit ang mga tanggungan niya, hindi nagbago ang kanyang pagkilala sa Diyos. Nandun pa rin ang kanyang pagkilala sa Panginoon. At kung tutuloy po natin ang story, napakagandang na story nito. Tsaka sa kapatid yung makita niyo mga patid ay binigay din ng Diyos para sa kanya. Sa ating bilang mga tagasunod ng ating Panginoon Jesus, ang Panginoon sa Kristo, ay ipamuhin natin ang pagkakilala natin sa kanya. Katulad ng ginawa ni Jose, sa kabila ng mga trahedya dumating sa kanya, naandun pa rin yung pagkakilala niya sa kanya. Pagkakilala niya sa Diyos. At ang pinaka-importante sa atin, naandun na kilala natin ng Diyos. Alam ko na bawat sa atin yung pagkakilala sa kanya. Pero ang tinuturo sa atin, ipamuhay natin. Sa paano pa malam natin pamumuhay? Ipamuhay ito sa simpleng mga bagay na narito sa atin. O, sa lahat ng plano natin ay dapat na andun yung paghingi natin ng gabay sa Panginoon. Isa sa halimbawa nakita ko dito noon, isang kapatiran dito sa TACD na nag-apply siya ng trabaho at natanggap na siya, nakapasa na siya sa interview. Pero isa lang ang nakita noong, ewan ko lang kung may ari o yung nagbibigay sa kanya, sabi, walang kala na isang taon ng experience. Pero tatanggapin ka namin, baguhin mo lang yung CV. Babaguhin niya lang, gagawin niya lang ng, kung ilang taon na kailangan, papalitan niya lang, nung dadagdagan niya lang ng isang taon. Dahil gusto niyang kunin. Gusto na gusto siya kasi nakapasado siya. Papalitan niya lang ng numero. At kumayag naman yun, ano, pwede niyang palitan. Pero dahil kilala ng kapatid nito ang ating Panginoon sa Kristo, nandun yung pagkilala niya, hindi niya ginawa ito. Kahit alam niya na pag hindi niya ginawa ito, hindi na siya matatanggap. At ang totoo nun, halos isang araw na lang, tapos na yung kanyang bisya. Makakauwi na siya ng Pilipinas. Pero, nandun yung pagkilala niya sa Panginoon at ipinamuhay niya. Pinili niya na ipamuhay ang pagtitiwala sa Diyos. Hindi niya ginawa ang bagay na gusto ng kumukuha sa kanya. Kahit alam niya na ito ay isang na talaga sigurado na magkakatrabaho na siya. Pero dahil sa niya pagkakilala, ay pinamuhay niya ito. Sa atin din sa pangkaniwa natin ginagawa sa pamuhay, naalala ko rin noong nagpapagawin ng sasakyan, lahat si mga kalaki nito, kung meron kayong mga sasakyan, minsan pagka pinapasok natin sa isang talyer, sa isang talagang mayroong pangalan na talyer, minsan kakasabit tayo ng mekaniko, boss, ikaw ang babae nito o kumpanya. Pag sinabi mo ikaw, pag-uusapan niya, pwede bang ano, pag-uusapan lang natin, hindi ko iba pa, hindi na kita bibigyan ng resibo, kami na lang gagawa, at dito rin gagawin, doon rin gagawin sa shop na yon. Minsan, napapayag na ako halos, kasi parang makatipid, kasi gusto ko rin katapaan na mabigyan ng makatipid na mati. Pero buti na lahat na doon yung aking ibahay, asawa ko. Sabi niya, ano yung gagawin mo? Hindi ba siya pinag-aaralan nyo? Hindi ba siya tinuturo sa'yo? Tinuturo siya ng pastor na dapat tayo wag kang, sabi niya, wag kang makihalo o makihalo sa mga ganyan. Kasi gusto ko makatipid, yun ang ating ano yun. Pero, ato to, naliwanagan na ako. Talagang hindi ko dapat gawin. O na, wala namang makakalam. Hindi naman nila malalaman na kasi yung mekaniko rin nagsabi. Pero dahil pinaalala na sa akin, tapos hindi naman ang pinag-aaralan ko, hindi naman lagi sinasabi sa akin, na huwag tayo makiayon. Ay, naandun. Ipinamuhay ko yung pagkakilala ko sa Diyos. Kilala ko ang Diyos. Kilala ko siya, kilala ko. Pero munti ko nang hindi pumuhay sa pagkakataon. Pero dahil may nagpapalala sa atin at sa pagkakataon ito nga, ay dapat natin pamuhay ang pagkakilala natin. Maraming mga bagay na ginagawa tayo na nandun yung pagkakilala natin sa Kanya. Pero sa mga sandaling bagay na, maliit na bagay, ay hindi natin na ipagpumuhay ito. Alam ko na, minsan, sa pagkuhan natin ng mga bagay, nandun yung
yung pagkakilala natin, pero sa pamuhay, hindi natin ayaw gawin. Kaya tandaan natin, kilala rin natin ang Diyos, sundin natin ang kanyang mga salita. Sabi po nga sa Romans chapter 12, ito kaya mga kapatid, ipinamamanin ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos ay inyong iharap ang inyong mga katawan ay isang hayang buhay, banal na kayaaya sa Diyos na siyang inyong katampatang pagsamba. At huwag kayong magsiayon sa salibutan ito, kundi mag-iba kayo sa magitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaya at lubos na kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, sa ating pamumuhay, para may pamumuhay natin ang pagkakilala natin sa Diyos. Ayan pag-aaral ng kanyang mga salita. Malalaman natin kung ano yung kalooban ng Diyos sa magitan ng mga salita niya. Hindi natin malalaman na kung tama ba ito o hindi. Malalaman lang natin ito dahil sa mga salita ng Diyos. May bagay na alam natin na tama. Sabi nga sa Kawikaan, hindi ko lang nalagay, pero na-ano ko lang sa isip ko ngayon na, bitaan na tila matuwid. Sabi nyo, bitaan na tila matuwid sa isang tao. Na alam natin na talagang ito ay tama. Ngunit ang dulo niyon ay daan ng kamatayan. Sabi na, andun yung pagtingin natin na tama. Ngunit pagka nag-aral natin sa mga binasalita, malaman natin na ito ay hindi tama. Kaya na andun, yung pagkakalala natin, ang importante, ipamuhay natin. Bilang pumasok din siya sa isipan ko yung pagkakataon, isang lalaki naman sa Pilipinas, isang kabataan, nasa kanyang paglalaka doon sa Pilipinas, sa Maynila, Kristiyano po itong lalaki na ito. Ngunit dahil sa kanyang kabataan, marami siya nakakita ng mga nakakaakit na lugar doon. At malapit na rin siyang mga biktima ng mga bagay na ito. Ngunit dahil sa salita na kanyang narinig na naalala, talagang laging, kung yung masyano laging papalala ng Diyos, bigla sumagi sa isipan niya, sinulat sa Ecclesiastes. Maraming hindi niya tandaan ng verse, pero nakita niya kung paano sinabi sa kanya. Sabi, magalang ka, binata sa iyong kabataan. Tama. Magagalang siya. Makita niyo mga nakaaliwan na doon nakapaligid doon sa Maynila. Ngunit kalalahanin mo. Kaya mga bagay nito, ipagsusulit mo. Ipagsusulit sa iyo ng Panginoon. Bigla nagbago isip niya, dapat kayo mamuhay ang pagkakilala ko sa Panginoon. Sa magitan ng kanyang mga salita, na alala niya, pinamuhay niya ang mga salita ng Diyos. Ganun din tayo dito, kahit dito sa lugar. Dapat makita sa atin, bilang mga Kristiyano, ang ating pagkakilala sa Diyos sa magitan ng ating pagkakilala. Sa ating conclusion, palagan natin yung ginawa noong apat na lalaki. Una lalaki ng tibetsyo. Kung paano silang buong puso nagtiwala sa Panginoon. Kung paano lalaki, pinakita yung malang pamuhay. Sa pagkakataon ito, ay nakita nila yung ang ating Panginoon sa Kristo. Hindi lang nung araw na yun nakilala nila ang Panginoon sa Kristo. Matagal na nilang nakilala. Kaya, noong bagay na tinawag siya, agad silang sumunod at naging tagasan na sila natin ang sa Kristo. Ganon din tayo bilang mga Kristiyano, tayo lahat, ganon din tayo, nang tagapin natin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, wala na natin tagapin, wala na sa puso natin siya, buong puso tayo nagtiwala sa Kanya. Yan ang ating naramdaman nung tanggapin natin siya. Buong puso tayo nagtiwala sa Kanya. Dahil alam natin na tayo naligtas, hindi sa ating sariling kanuan, kundi sa Kanyang pag-ibig sa atin. At sa pagkakilala natin sa Kanya, inaandoon na itutuwid niya ang ating landas. Kaya sa pagkakataon ito, dapat natin ito ipamuhay at nakita sa atin bilang mga Kristiyano na bilang tagasunod natin ang Kristo. Mula ko nga, mula na tayo maganda ko sa atin.